Kumapit na po kayo sa inyong mga kinauupuan. Naniniwala po ko, isa po ito sa pinakamagandang vlog na akin pong gagawin. Dahil ito ay punong-puno ng revelation, makinig po ha, na magpapakita po sa atin kung paano tayo dapat magtiwala sa Panginoong Jesus despite ng nakikita ng ating mga mata. Halimbawa, bata siya. Matanda ka. Naturalmente, mas malakas siya. Naturalmente, mas mahina ka. At kalimitan, especially right now, sa ating weather, alam po ba ninyo, mainit, pag may mga may edad na raw, actually nakakausap po sila, kinakabahan daw po sila kapag ka mainit ang panahon, especially mga edad 70 pataas, kinakabahan daw sila. Sabi ko, Jesus is always with us. Huwag tayong matakot. At nakikita ko rin po yung mga ibang matatanda na mga 70 pataas, kapag ka Pasko masaya sila kasi malamig ang panahon. Kasi yung templada ng kanilang katawan, akma doon sa weather. Ibig sabihin, in favor sa kanilang katawan, yung malamig na weather dahil hindi tataas ang kanilang blood pressures. Pag may edad tumatanda, yan ang sa mundo. Ganyan ang mundo. Okay, ito po. Usapang totoo lang po ito. Nung mga kabataan pa tayo, mga edad 15, 17, and all that, you know, 20 ka muna. Ang pinag-uusapan, saan gigimik, saan manunood ng sine, mamamasyal, you know, food trip. Pero palipasin mo ang mga panahon, pag sila ay tumuntong na sa edad na 50 pataas, ang pinag-uusap-usapan na yung mga nararamdaman na sa kani-kanilang mga one kata. Ano yung one kata? Katawan. Yan po ang katotohanan dahil ganyan po ang daddy ko, ganyan ang mami ko. Nung sila ay, you know, nandito pa sa atin, ganyan. Sabi ko, wala ba kayong ibang pag-uusapan na mga nakikita ninyo mga kaibigan nyo kundi yung mga nararamdaman ninyo? Of course, mga Christian sila, pero alam nyo, hindi rin maiwasan minsan. Kasi minsan, nasasaklaw tayo ng naturalesa. Nasasaklaw tayo ng naturalism. Amen? Kasi yun ang nakikita ng ating mga mata. So, imposibleng hindi natin patulan kung ano yung kanilang mga sinasabi. Diba? Wait lang po. Nakialam na naman po si Taning. Sana po ba tayo? Yun. Siyempre, papatulan ng ating mga mata kung ano yung nakikita natin, kung ano yung naririnig natin, makikipag-join din tayo doon minsan. Di po ba? Ganun po yun eh. Pero kung alam po natin na Jesus Christ is above the law, ibig sabihin above the law of nature, Jesus Christ ay hindi saklaw ng panahon na ito. Hindi saklaw ng mundong ito. Merong beyond sa nakikita ng mata. Doon po papasok ang pananampalataya na malakas. Take note. Nung si Jesus po ay nakatulog doon po sa likuran ng bangka, meron dumating na bagyo, hindi po ba? At ginigising nila si Jesus. Mandaan niyo to. They're waking him up. Tinatapik pa nilang ganyan. Alam niyo kung bakit tulog na tulog si Jesus doon sa stern ng boat? Kasi at peace ang Panginoon. Meron siyang gustong ipakita sa atin na despite of that, we can still live at peace. Because Jesus himself is our peace. Ayan ang gusto niyang ipakita sa atin. So ang nangyari po ngayon, tumayo siya, nirebuke po niya yung hangin. Namangha na lang po yung mga disciple. Sabi nila, sino ba itong taong ito?
maski ang bagyo, ang hangin, sumusunod sa kanya. Okay? So, ayan po ang gusto ko pong sabihin sa inyo sa vlog na ito, na ang Panginoong Hesukristo po ay above sa anumamang nakikita ng ating mga mata. Okay? Hindi siya sa cloud ng ating mundo. May magagawa ang Panginoong Hesukristo sa sitwasyon mo. Okay? Tingnan po natin ang mundo kung paano po sila tumingin. Titingnan nila ang bata. Malakas yan, bata. Matanda yan, sa bahay na lang. Ganun po sila. Okay. Meron po example sa Bible. Tingnan po ninyo yung si Moses. Matanda na po siya nung siya po'y pinaakit sa bundok. Then, inilibing siya ng Diyos. Pero matanda na po siya. Ibig sabihin, well use yung kanyang buhay. Hindi po ba? Kaya wag mo sabihin na matanda na yan dahil naniniwala po ako kahit matanda na yan, kung nasa Panginoong Hesukristo yan, mabubuhay yan ng malakas. Sabi ng Bible, hindi man lang nalabo mata niya. Di ba? Hindi man lamang siya nang hina, malakas pa rin siya. So, because Jesus is our strength, ganun din ang mangyayari sa atin. Kailangan lang po nating malaman kung sino ba tayo talaga sa Panginoon. Tayo po ba'y katulad ng mundo? Tayo po ba'y sumasama sa pananaw ng mundo na pag bata, mas malakas. Siyempre, mas bata. Hindi pa tumataas ang blood pressure. Pag matanda, sa bahay na lang. Parang wala nang pakinabang. It's so sad. You know what? Maski sa gawain ng Panginoon, minsan yung may mga ibang, ito yung mga institutional churches, ang paborito ng mga so-called pastors nila ay yung mga bata at yung matanda parang tsapwera. Mali yan. Mali po yan. Kung matatandaan po ba ninyo si Caleb, siya po ay 40 anyos nung isugo ni Moises or may pinagawa si Moises sa kanya, di po ba? Pero after 45 years, malakas pa rin po siya. Look, now I'm 85 years old. Kung paano ako sinugo ni Moises dati na ganun-ganun, ganun pa rin ang aking katawan. At sabi niya ganun, gusto ko, give me this mountain. Ibig sabihin, gusto niya umakyat pa sa mga bundok at doon maghanap pa ng mga makakalaban niya. Ibig sabihin, pag nasa Panginoong Jesus ka, kaya mong talunin or should I say, kaya mong higitan yung ibinibigay na naturalesa ng mundo. Hindi dahil sa bata ka, hindi dahil sa matanda ka. Nope. Dahil kay Jesus na nasa iyo. Eto, bigyan po kayo ng example. Kung Kristiyano ka, mananampalataya ka ni Jesus, may sakit ka, tapos uminom ka ng gamot. Ngayon, if you're a natural person, ang sasabihin mo, ganito, uminom kasi ako ng gamot eh, kaya gumaling ako. Natural person. If you are a believer, ganito ang salita niyan. Hindi dahil doon sa gamot na ininom ko, hindi dahil sa nag-ingat ako, but because Jesus lives in me. I am His own and He loves me. Yun ang dahilan doon. Hindi yung uminom ko ng gamot, eh, parang binibigay mo naman yung credit doon sa gamot. Hindi po ganun yon. Amen? Ngayon, paano ko papapatunayan sa inyo na ang Bible may sinasabi, Isaiah 40 verse 30 to 31, I want you to open your Bibles, please. Please, please, please. I'm asking you to please go and get it for a while so that all together babasahin po natin para hindi po ako alone of, you know, reading all of the important text dito po sa Bible. Especially ito pong napakahalagang talatang ito. Actually, mga talata, we have two verses here. Found in Isaiah chapter 40, verses 30 to 31. I'm gonna read it first sa NKJV, which happens to be my mom's favorite version. Okay, thank you, Jesus. Isaiah chapter 40, verses 30 to 31.
Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Maliwanag po yan. Why? Why? Because the Lord is with us. May sinasabi sa 30, itong kumuha ng attention ko. Itong pumukaw ng attention ko. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Ang pinag-uusapan dito, mga youths, yung mga bata, mga kabataan, yan. Yan ang inahangaan ng mundo. Yan ang mga parang tingin nila malalakas yan, para mga agila yan, lumilipad yan. Hindi. Ako, hindi po ako matanda, aminin ko. Ako po ay medyo bata pa, pero I'm speaking in behalf ng mga may edad na, na nakita kong parang nawawalan na ng gana. Kaya ginawa ko po itong vlog na to. Pag matanda na sila, parang wala na silang gana. Hop, hop, hop. Kung na kay Jesus ka, hep, hep, hep. Bigyan mo ng second thought po sana yung inyong iniisip na yan. Mali po yung iniisip nyo. Kung na kay Jesus ka, walang tamatan. Bata tayong lahat. Forever. Ayaw ko nang kumanta. Makopyright claim pa tayo. Okay, let's read it in Tagalog. Dito po sa bibi ng aming late dads. This was a very, very big Bible. Very, very old one also. Classic one actually. Isaiah 40 verses 30 to 31. Itong pagkasulat o pagkasalin sa magandang balita Biblia. Paborito ko po ito sa Tagalog, no? Kuku, huwag maingay. Maingay po yung aso. Pardon, pardon, pardon. And please Jesus intercede para hindi po sila maingay. Amen. Okay, okay. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, take note, sino si Yahweh? Si Jesus Christ yan. Ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Yan po yung mga matatanda na nakay Jesus Christ. Meron po akong napanood na mga nasa Panginoon sila, may mga edad na sila. Forever yan eh. Believe na believe ako. Yan ang presence ni Jesus. Kaya kung ikaw ay isang born again Christian at medyo may edad ka na ngayon, huwag ka mag-alala, hindi ka maa-atake. Hindi pa babayaan ni Jesus na ma-atake ka. Protected ka niya. Aba, ikaw yata ang kanyang hiyas. Ikaw yata ang kanyang kayamanan. Alam mo bang ang mga kayamanan ni Jesus ngayon ay mga born again Christians? Tayo po yun. Tayo yun. Masaya po ako kasi kayamanan ako ni Jesus. Grabe yan. Grabe na to, Lord. Heavy, heavy. You know? The only thing we can do is to thank Him. We can thank Him enough for that truth. Hindi natin kakayanin. Hindi kaya ng powers natin na maski maglulupasay ka, maghapon na magpasalamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pagawin ko ito. Magpasalamat ka lang ng natural. Sapagkat ako, overwhelmed ako ngayon. Sabi niya, even in your old age, kung pupunta tayo sa Isaiah 40, 31, ay, Isaiah, ay, stay. Ito, Isaiah 41:10. Okay, nandito na po siya, Isaiah 41:10. Tingnan mo ito. 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Ano? I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Oh, meron pang ibang salin sa Bible. I forgot the verse, pero sabi niya, even in your old age, I am with you. I am your God. Sino yun?
si Jesus Christ. Amen? Maganda, pagkwentuhan natin to. Tama na yung parang nadadown yung matatanda kasi parang wala silang pakinabang. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan from the pit of hell, pakanani Taneng. Huwag natin pakinggan si Taneng dahil si Taneng, yan ang mukhang matanda. Pangit yan. Huh? So, tayo, alam natin, forever young tayo. Because we belong to Jesus. Di ba? O, pag alam mo kung kanino ka belong, ibang usapan yan. Matinding powers yan. Amen? Amen. O yan o, kahit kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ibig sabihin, lahat ng mga tinitingnan ng tao on the natural, lahat ng yan pwedeng mabaliwala. Lahat ng yan pwedeng, you know, ang tawag dito, yung parang nagde-deteriorate. Yung, exactly. Nagde-deteriorate, no? Nagde-diminish. Tama ba yung term ko? Di ba? Yan ang tinitingnan ng mundo. Di ba? Pero pag naki-Lord ka, genuine gold ka. Tingnan mo ang gold, maski ilagay mo sa putik, gold pa rin, ha? Hindi na ano. Ganyan tayo eh. Tayo po yun. Tayo, iniingatan tayo ni Jesus. Amen? Oh, kahit kabataan ay napapagod at ang lulupabay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, si Jesus yun ha, ay magpapanibagong sigla. Nagpapanibagong sigla. Yes. Ibig sabihin, yung sigla mo nare-renew. Renewed by Jesus. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito, I invite you to do so. Especially kung medyo may edad ka na narinig po ninyo ito. Halimbawa, kayo po ay 70 plus na. Alam po man yung mga edad 70 plus, ayon po sa pag-aaral ko na rin po, ito po yung mga taong madalas malungkot. Upon realizing that they reach that age. Kasi parang feeling nila wala na silang pakinabang. Feeling nila damatan na sila. Nope. If you are a born again Christian, huwag kang mag-iisip ng ganyan. Because that is a very big insult to Jesus. Ha? Wag. Bad yan. Dapat, forever young ako. Malakas ako. I have the strength of Jesus. Okay? Subscribe. Click ang notification bell. Pakishare po itong video nito. Happy itong video nito. At ito po ay ginawa ko dahil dami ko nakikita ng mga may edad na parang feeling nila wala na silang pakinabang. That's a big lie from the pit of hell. Don't give in to that. Don't even listen to that. That is from the devil himself. Trick na kaaway. Trick ni Taneng. Don't give in to that. Thank you. Jesus truly loves us all. Pababatain niya tayong lahat. Woohoo! Thank you, Jesus.